Okay, by special request, ito na po yung ating direct and indirect pathway. Okay, so let's start with your direct pathway. So kapag mag-start tayo with the direct pathway or your indirect pathway, dapat malaman muna natin kung ano yung mga parts nila, ano ba yung mga structures na kasama sa direct pathway. Okay, so ano-ano ba yan? Meron yung apat. Meron tayong cortex, and then striatum, and then we have your GPI, at saka ang thalamus nyo. So, ito po yung apat na structure natin. It is important for you to identify that identify the structure kung ano yung dapat na pagkakasunod-sunod niya. Okay? So, yan dapat ang pagkakasunod-sunod natin. Cortex, striatum, GPI, and thalamus. Okay? So, other than knowing the parts, dapat ma-identify din natin kung ano ang kanyang mga neurotransmitter na pinoproduce. Tandaan po natin, ang neurotransmitter ay hindi nagbabago. Okay? Ang nagbabago lang sa pathways ng basal ganglia nyo is the yung dami. Okay? Yung dami is the amount of the neurotransmitter that is being produced. Okay? So, we have to remember that what are your neurotransmitters which is involved in your direct pathway or your basal pathway. So, meron po tayong glutamate. Okay? Glutamate is excitatory. GABA is inhibitory. Okay? Meron din tayo, kasama din dito ang inyong dopamine. DA na lang, dopamine natin. Depende yan, either positive or negative, depende doon sa receptor na pupuntahan niya. Tapos, may kasama rin tayong cholinergic dito, okay? So, meron tayong ACH, which is either positive also or negative, depende sa pathway na dadaanan niya. Okay? Ang kailangan muna nating umpisahan is itong dalawa, si glutamate at saka si GABA. Okay? So, sa cortex nyo, glutamate ang pinoproduce niya. So, it means it is excitatory. Striatum is negative or inhibitory. Ang pinoproduce niya is GABA. Your GPI produces GABA also, which is inhibitory. And your thalamus will produce excitatory, which is glutamate. Okay? Again, ang sinabi ko sa inyo, ang nagbabago lang sa basal pathway nyo ay ang yung amount na pinoproduce niya. Okay? So, let's start with your normal pathway lang. Okay. So, yun doon sa cortex nyo, kapag magpoproduce siya or magbibigay na siya ng increased stimulation, ngayon, dadami na ngayon yung excitatory na yung stimulation ni cortex papunta kay striatum, so marami yung kanyang excitatory. Okay? So again, yung pagbasa natin sa arrow, either madami o konti. Okay? So again, increase yung production niya ng glutamate. So kung marami tayong taga-excite, maraming taga-gawa, so ang mangyayari niya dito is that striatum, ma-over-excite niya ngayon si striatum. So, ang gagawin ni striatum, magpo-produce siya ng madaming neurotransmitter niya. Okay? So, dahil na-excite ni cortex si striatum, again, marami na ngayon ang kanyang excitatory. Marami na ngayon yung kanyang na-produce na neurotransmitter. Ang neurotransmitter ni striatum ay GABA. Okay? So, ngayon, si GABA ay inhibitory. Ang nangyari, dumami na ngayon yung kanyang inhibit. Dahil marami ang taga-inhibit, marami ang taga-pigil sa production ni GPI, ano ang mangyayari sa production ni GPI? Marami ang taga-pigil. So, ang mangyayari nun is, konti ang ipoproduce niya na inhibitory. Okay? Konti yung ipoproduce niya na neurotransmitter. Ang neurotransmitter niya ay GABA din. Ngayon, dahil konti na yung taga-inhibit niya, konti yung na-produce niyang inhibitory, hindi niya ngayon may stimulate
ay hindi niya ngayon mapipigilan ng production si thalamus. Konte ang tagapigil. Konte, tagapigil. So kung konte ang tagapigil niya, ang gagawin ni thalamus is magpo-produce siya ng madaming neurotransmitter niya, which is glutamate. So kung marami na ngayon yung kanyang neurotransmitter, which is glutamate, ang gagawin ni thalamus is e-excite niya ngayon si cortex. Okay? Kapag mas na-excite na niya si cortex, ayan, kapag mas na-excite pa niya si cortex, so si cortex magpo-produce pa siya ng marami niyang neurotransmitter. Okay? So, ganun po yung direct pathway nyo. Kailangan nyo lang basahin, yung unahin nyo muna yung taga-produce, kung kukonte o dadami. Tapos, pag nakuha nyo to, basahin nyo na ngayon yung neurotransmitter na pinoproduce nung structure na binabasa nyo. So, for example, dito, cortex, marami siyang excitatory. Kung marami siyang excite, so, ang gagawin niya is tutulungan niya mag-produce ng marami si striatum. So, ngayon, marami na ngayon yung kanyang tagapigil. Dahil marami ang tagapigil niya, kukunti na ang production ni GPI. Okay? So, dahil konti na ang pinoproduce ni GPI na inhibitory, konti ang tagapigil, ang mangyayari ay si thalamus, magpoproduce na siya ngayon ng maraming excitatory. Okay? So, ganyan po ang inyong direct pathway. So, kung pupuntahan naman natin si indirect pathway, okay, indirect pathway, so, same din, i-determine lang natin yung mga structures niya. So, of course, andyan si cortex. Pagkatapos ni cortex, nandyan si striatum. Tapos, nandito si globus pallidus externus. Okay, pagkagaling ng globus pallidus externus, pupunta siya ng subthalamic nucleus. Pagkagaling niya ng subthalamic nucleus, pupunta niya siya kay GPI. Tapos, kay GPI, connected pa rin siya kay thalamus. Okay, ito po yung mga structures ng inyong indirect pathway. Again, dapat malaman natin kung ano yung mga neurotransmitters niya. Okay, so neurotransmitter, hindi nagbabago ito. So, cortex mo ay glutamate pa din, striatum, GABA, globus pallidus ay GABA, subthalamic nucleus ay glutamate, globus pallidus pa din, inhibitory, tapos thalamus nyo ay glutamate pa din. Okay, so yan po yung mga hindi nagbabago. Ngayon, paano naman kapag ito na ay lalagyan natin ng production. Okay? So, for again, magkakaroon ulit kayo ng stimulation ni cortex to produce the movement. Ang gagawin ni cortex ay magpo-produce siya ng madaming neurotransmitter niya. Okay? So, magre-release siya ng neurotransmitter niya, which is excitatory. Madami ang taga-produce. Marami ang taga-gawa. So, kung marami ang taga-excite mo, ang mangyayari, sorry for the noise. Okay? So, marami ang taga-gawa. So, ang mangyayari dito is si striatum, magpo-produce siya ngayon ng madaming inhibitory. Sorry. Okay, again, marami ang taga-gawa ni cortex. So, ang mangyayari ay madami din yung mapoproduce ni striatum. Ang pinoproduce ni striatum ay inhibitory. So, ang mangyayari ngayon is madami ang tagapigil. Kung marami ang tagapigil natin, syempre, si globus pallidus externus, kukonti yung kanyang magagawang neurotransmitter. So, kung konti ngayon yung neurotransmitter na maipoproduce niya, konti ang tagapigil. Konti ang tagapigil. So, walang pipigil kay subthalamic nucleus na magproduce ng maraming neurotransmitter. So, ngayon, kung marami na ang taga-excite, marami ang taga-produce, i-excite niya, over-excite niya ngayon si GPI. Okay? Marami ang taga-gawa, marami taga-excite, so madami ang ipoproduce ni GPI. Si GPI ngayon, dahil marami na ngayon yung neurotransmitter niya, marami yung kanyang taga-inhibit, increase
inhibit, okay, marami ang tagapigil, pipigilan niya mag-produce ngayon si thalamus. Okay? So, si thalamus mo naman, kukonte ang kanyang excitatory. Konte yung excitatory. So, mapapansin nyo is, konti na ngayon yung hindi niya properly mai-stimulate si cortex. So, ibig sabihin nun, your indirect pathway will turn down, okay, movement, while your thalamus will then turn up your movement. Okay? So, yan po yung trabaho ni direct and indirect pathway. So, yan yung pinaka-balance nila. Kapag magkakaroon tayo ng any problem sa kanilang dalawa, is magkakaroon kayo ng mga muscle imbalances or muscle dysfunction with the movement. Okay? So, either magkakaroon kayo ng slow movement or magkakaroon kayo ng masyado madaming movement. Okay? So, ito po yung basic ng inyong direct pathway. Ngayon, paano natin ngayon ipapasok si substansya nigra? Okay? Ang substansya nigra nyo ay nagpo-produce ng dopamine. Okay? So, again nga, sinasabi ko, si dopamine nyo, either excitatory siya or inhibitory. Okay? So, si dopamine, excitatory siya kapag naka-direct pathway ka. Okay? D1 receptor yun. Tapos, inhibitory naman siya pagdating kay D2. Okay? D2, inhibitory siya. D2 is, kapag sinabi nating D1, ito ay direct pathway. Kapag sinabi nating D2, ito ay indirect pathway. Okay, D1 and D2. Pagdating naman sa cholinergic receptors nyo, kapag direct pathway, inhibitory naman siya. Kapag indirect pathway, siya naman ay excitatory. Ang inyong cholinergic receptors, ito po ay makikita sa loob ni striatum. Ang tawag sa kanya ay striatal interneurons. Inter, ibig sabihin, nasa loob ng striatum. Okay? So, importante kasi to para malaman natin kung ano yung magiging function niya. Okay? So, again, kailangan natin tignan to. D1, excitatory si dopamine. D1, inhibitory si acetylcholine. Okay? So, balik tayo dito kay direct pathway muna. So, sa direct pathway nyo, again, for example, magkakaroon tayo ng problem with yung ganitong klaseng pathway. Normal ang inyong interneurons dyan, normal din ang inyong dopamine. Paano kapag nagkaroon ng problem kay dopamine? Si dopamine po, ang connection niya ay papunta kay striatum. Okay? So, meron tayong substansya nigra pars compacta. Okay? So, SNC. Again, sa direct pathway, magpo-produce siya ng... Okay? Magpo-produce ngayon siya ng dopamine. Okay? Dopamine nyo ay DA, ang short term. So, sa dopamine nyo, dopamine, magre-react ngayon siya kay striatum. Sira. Okay? Sira ang kanyang substansya nigra. So, ito sira yan. Ngayon, dahil sira ang inyong striatum, sira yung inyong substansya nigra, ang magpa-function na lang dito ay si striatum. Kung titignan kasi natin siya, for example, this is your striatum, and then this is our substansya nigra pars compacta, SNC, ito yung striatum. Okay? Tapos meron tayong ito yung interneurons naman, IN. Nandyan siya sa loob ng striatum.
Okay. So again, magpo-produce si substantia nigra ng dopamine. Pero dahil masisira siya, hindi na niya mapupuntahan si striatum. Okay? Pero dahil nandito si interneuron sa loob, at kung matitignan, kung mabalikan nga natin, ang ACH nyo, pagdating sa, ano, sa direct pathway, it is inhibitory. So, ang gagawin niya, ito yung striatum natin. So, pupunta siya doon sa receptor ng ating GABA. Okay? Ang gagawin niya, dahil siya ay inhibitory, okay, pipigilan niya, again, si interneuron ay inhibitory pagdating ng direct pathway. Dahil siya ngayon ay inhibitory, pipigilan niya ang pag-produce ni striatum. Okay? Ngayon, pipigilan niya ang pag-produce ni striatum. Pag pinigilan niya ang pang-production ni striatum ng GABA, Pag pinigilan niya ang production ni striatum ng GABA, ang mangyayari ay bababa. Okay? Magde-decrease yung kanyang production ng striatum ng GABA, Magde-decrease ang production ng kanyang GABA. So, decrease ang kanyang inhibitory. Decrease inhibitory. Ibig sabihin, si GPI, malaya na siya na mag-produce ng kahit gaano kadaming neurotransmitter na gusto niya. So, decrease inhibitory, ang mangyayari ay dadami ang production ni GPI. Dahil marami na ngayon ang production ni GPI, marami siyang taga-inhibit, marami ang taga-pigil, okay, ano ang mangyayari sa production ni thalamus? Marami ang taga-pigil, ang mangyayari nun ay papakontiin niya yung production ni thalamus ng excitatory. Dahil konti na ang taga-excite, hindi na niya ngayon ma-excite ng tama si cortex. Kaya magkakaroon kayo ng decrease in movement. Okay? So, ganyan ang mangyayari kapag meron kayong problem kay substantia nigra. Kung pupuntahan naman natin si indirect pathway, ang sinabi ko nga sa inyo, sa dopamine nyo, the indirect pathway, siya ay inhibitory. Si acetylcholine naman ay isang excitatory. Okay? So, kung titingnan ulit natin ito, substantia nigra, nasira siya, si interneuron, ang gagawin niya dito, siya naman ngayon, dito sa indirect pathway, siya ngayon ay isang excitatory. So, ang gagawin niya is i-excite niya si striatum. So, kung babalik tayo dito, dahil in-excite ni interneuron, si striatum, in-excite. So, marami yung kanyang ipoproduce na neurotransmitter. So, kung marami ang taga-inhibit mo, marami ang taga-pigil, syempre, kukonte ang production ni GPE. Kung konte ang taga-pigil, marami na ngayon ang ipoproduce ni subthalamic nucleus. Kung marami ang taga-excite niya, marami siyang taga-produce ng or magpo-produce ng madami si GPI. Okay? Kung marami na ulit yung taga-inhibit, marami ang taga-pigil, so pipigilan niya ngayon si thalamus na mag-produce ng excitatory. So, kung babalik ulit, ito, konte ang taga-excite, hindi niya ulit ma-excite ng maayos si cortex. Kaya, kapag meron kang problem with your Parkinson's disease, like your Parkinson's disease, mapapansin nyo, your direct pathway will then decrease the movement, at yung inyong indirect pathway would also further decrease the movement. Kaya kayo nagkakaroon ng bradykinesia.
Kaya nagkakaroon kayo ng hypomimia, micrographia, dahil dito sa problem with the pathway ng inyong dopamine. Okay? So again, that is the direct and indirect pathway.